Magandang buhay mga kasimbahay. Bagong araw na naman upang tayo magnilay. Samahan ninyo ako ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ang babae, "ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mga mumong na lalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo." At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel lamang ako sinugo. Kung ito lang ang pakikinggan at pagbabatayan natin, madaling isipin na masakit ding magsalita sa Jesus kahit na sa karaniwang tao na nangangailangan lang naman ng tulong. Maaari ring isipin na ipinagdaramot ni Jesus ang pagpapala ng Diyos sa mga hindi Israelita. Pero madaling mabubura ang maling akala na ito kung maaalala natin ang mga pagkakataon kung kailan binigyan ni Jesus ng parangal ang ilang hindi nga mga Hudyo pero mga huwara ng kabutihan at pananampalataya. Ang mabuting Samaritano, ang Samaritanong pinagaling sa Ketong, ang sundalong Romano, at iba pa. Ang tatlong nabanggit ay nagpapatotoo na hindi lang ang mga Israelita ang pinagpapala ng Panginoon. Ganito nga marahil ang paniniwala ng babaeng Kananeya sa Ebanghelyo kaya hindi siya natinag sa pagsubok ni Jesus sa kanyang pananampalataya. Kung paanong tumanggi si Jesus na gumawa ng mahimala sa lugar ng mga Hudyo na wala namang pananampalataya sa kanya, ganun naman niya malugod na pinagaling ang anak ng isang dayuhang babae. Pagsasagawa. Anong mga batayan mo sa pakikitungo sa iyong kapwa, lalo na sa pagtulong sa nangangailangan?